introduce yourself and tell us the reason why you joined the Amazing Race Philippines in Season 2. Si Jet, ito si Ina. Yun, sumali kami sa Amazing Race dahil talagang pangarap namin to. Since Season 5, yung una nagpunta ang Amazing Race sa Pilipinas. Yun, fan na kami. Tapos ako actually, I auditioned for Amazing Race Asia nung una nagkaroon ng chance sa mga Pilipino na mag sali sa Amazing Race. Tapos we auditioned for Season 1. We got it ng auditions. Ito, finally. Kaya nung naisip namin, kaya nung pala tayo hindi natanggap eh. Ang kalaban naman pala natin magkapatid doon, Anton De Losario at si Arman. Kasi diba magkapatid din. We joined kasi nga, sobrang gusto namin ng Amazing Race. And also siguro as tribute to our parents. Kasi parang gusto namin ipakita sa buong Pilipinas, if not buong mundo, kung gano'n nila kami pinalaki ng maayos, ganyan. Really? Sana! Oo naman ah! Sana maayos! Yan, sana napakita namin yun. Tapos, siguro, we wanted to show them a different side of the Philippines. Kasi parang sinasabi nga ni Gadget na kalalasan ngayon sa mga napapanood natin sa TV, parang parati na lang about mahirap. Reality shows. Kung napapanood siya. Tapos feeling parati ng mga tao, karapat-dapat na manalo kasi parati. Sa mahirap, yung may sakit, yung mga ganyan. Ganyan kami, gusto namin pakita na yun, meron din maayos na homeboy sa Pilipinas. At kunwari, yung mga tulad namin na medyo sinireti ko sino yung mga naging magulang, meron din kaming parang lakas para kunin yung ano yung man gusto namin. Pagpaguran yung kunin yung gusto namin. So, ano yung technique nyo as magkapatid? Siyempre, magtotoka-toka kayo ng mga tasks. And ano yung strength ng bawat isa at probably yung weaknesses na? Yun, dahil nagkapatid kami, sobrang alam namin ang strength at weakness ng isa't isa. So, obviously, siya yung mas physical. Ako yung, well, less physical. So, kasi ako, baliktad kami eh. Ako, nagpa-marathon, tapos outgoing ako. Siya, sobrang office and school lang siya when she was in college. So, parang napag-usapan namin, even at the start of the entire race, sabi namin, oh, pag roadblocks, kapag mukhang ang clue is physical, ikaw kukuha. Kapag medyo mukhang like, fear lang, or like, brain, or ano, pwede na gamitin. Basta hindi physical ako. So far naman, nasa third leg, fourth leg na tayo kayo, nandito mo kami. So, parang nag-work naman siya. Ayun, parating second. So, sana, tumastas mo kami. So, ito naman, in terms of tension, kasi laging nandun ang tension sa race, how do you handle it? At saka, napansin nyo ba na mas matindi ang tension yun, lalo na you're under extreme pressure sa race? Oo, matindi talaga yung tension kasi unlike dun sa mga, you know, sa first season, eto ang dami namin challenges kung papansinin nyo within a week. Parang we do like 5 to 6 challenges. So, sobrang nakakapagod yun. Hindi lang yung pagod, pero yung pressure pa na to finish as fast as you can. Kami, ano yung strategy namin, parang not to mind others na lang, parang pag nasa challenge kami, parang mag-focus na lang kasi parang yung ikabibilis na isang challenge, nasa sa amin naman yun eh. Minsan, nagkakaroon ng alliance to help each other with yung mga pagsagot ng mga intellectual stuff, pero mostly talagang kami lang talagang aasa sa isang isa. Yeah. Okay. Among the remaining teams, sa tingin, which of them are what you considered a potential threat? Biggest threat for us right now, Phoebe. Kasi out of three legs, nakakadalawang first na sila. Tapos parating kami yung second. So, definitely, sila yung biggest threat right now. So, from there, ano yung naging strategy to for them in the future? Ano yung mga naging learning points nyo? Siguro kasi nagkaroon ng mga times na mali yung pagkabasa sa kulang yung pagbasa namin. So, nag-wrong instructions. Sabi ko, we don't have the luxury of time para maubos sa mga ganung bagay kasi we know that we're not the strongest team physically. So, dapat walang room for error talaga para magkamali. Kasi alam namin, pag dumating yung mga physical activities, challenges, wala kaming laban. Wala talaga.
So, ano yung masasabi niyo naman sa mga supporters niyo and slash basher bashers sa internet habang nakikita niyo yung progression ng race? Oh, weird kasi kaka-basher sa ako. Kasi, basher siya tayo. Kasi, pag pala ano ka, kasi kahit kami, ngayon na namin nakikita yung manangyayari sa mga tapos yung kahit yung sa amin, parang minsan kasi, parang out of context yung mga nangyayari. Kasi kung minsan, puro kasumitan lang, parang RR, pero kami, being racist, nakikita namin light moments. Parang gano'n, mas nagiging intense yung mga dating ng mga bagay-bagay. Kasi nga, condensed siya within the day. So walang ups and downs, puro up lang. Kaya yun, sa mga nagkakaroon din fans, weird pero ayun. Sobrang thankful talaga. Kasi sila yung nagpapagaan. Yeah. Tapos na yung race, pero while watching it, lahat ng emotions. Lahat ng emotions pala bumabalik. So parang, nadagdagan pa ng comments na hindi masyadong maganda from bashers. Parang sinasabi nga niya paulit-ulit, huwag mong isipin, kasi hindi na ikaw yung nag-race. Yeah. Kaya lang, yun, ang hirap pa rin kung isan na hindi ma-down because of what they say. Pero yun nga, at the end of the day, alam naman namin kung ano talaga nangyari. Kahit paano, marami pa naman yung mga likers. Kasi kahit pag nagsusupport sila, kahit meron ng, alam na natin lahat na may resulta, parang pag may nagsusupport sa'yo, parang nagkakaroon ka ng, ano ba? Basta may encouragement eh. Oo, parang sobrang lumalakas yung dugo. Parang na re-affirm kung ano may yung mga ginawa mo. So, despite the downs and the bashing online sa mga haters yun, you consider this as a compliment na rin para for you to strengthen and move forward. Definitely. Actually, Nick has conviction na parang lahat ng bashers namin, kinatayin niya kausap kami. Really? Ganito lang ako sabi, you don't have to talk to everyone. Sabi ko, hindi ko makaya. Kasi sabi ko, out of context minsan eh. Parang gusto ko sa kanila maintindihan. Sabi ko, hindi mo naman nakikipag-away sa kanila. I'm just trying to explain our side. So, if they would understand, then better. And if they won't, then okay lang. Parang they're entitled to their own opinion. Ako yung taga-respondent sa encouragement. Siya naman yung taga-respondent sa mga brothers. So far, doing well naman siya sa conversion rate. Bago kasi kami sa ganitong, hindi naman namin linya yung ganitong industry. So yun, medyo bago kami, hindi kami sanay pag pinagsasalita ng something foul sa akin, lalo na sa kapatid. At saka hindi, kahit hindi sa amin, like, si RR, dinidefend niya, yung birds, dinidefend niya. As in, lahat, kasi nga tinignan namin lahat. Kaya, lahat kami magkakasama. Naging kaibigan ko sila, so alam ko kung ano sila, tapos nasasaktan ako kung ngari, pag may sobrang foul na sasabihin sa nila. Yun, basta hindi ko matisi ang sarili ko kung kailangan kong masabi. Okay. Yun na, thank you. Thank you so much.